Maligayang araw mga kaki, kapuso, kapamilya, kasama, katropa, kabaro at sa lahat ng iba pang kaki dyan. Narito po ang inyong Mr. K, ang inyong kasama sa talakayan. Maligayang pagbabalik, ito po si Mr. K. Sa araw na ito ay iba na namang kasaysayan ng bus transportasyon ang ating matutunghayan. Ngunit bago yan, kung ngayon ka palang nakabisita sa aking channel, at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para lagi kang updated kay Mr. K. Ang Dominion Bus Line ay isang bus transportation company sa Pilipinas na nag-ooperate sa kanilang serbisyo 24 na oras sa mga pasahero, pati na rin sa mga cargo o iba pang mga cargado sa pamamagitan ng isang waybill. Ito'y tumatakbo sa kahabaan ng Metro Manila at hilagang kanluran ng Luzon, particular sa Ilocos Corridor. Ang kanilang destinasyon sa probinsya ay nagseserbisyo sa Banded Abra via TP-Lex or Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway, Digan City, Ilocos Sur via TP-Lex, San Fernando, La Union via TP-Lex, at Candon, Ilocos Sur via TP-Lex. Lahat ng mga bus at rota sa Dominion Bus Line ay dadaan na sa Pusurubio Exit simula noong 2019. Ang Dominion Bus Line ay itinatag sa taong 1990 at ito ay 31 years old na sa taong ito. At ang kanilang punong tanggapan ay sa EDSA Corner, New York Street, Cubao, Quezon City. Ito'y nasa ilalim sa pangangasiwa ng Mencorp Incorporated na pag-aari ni Melissa Lane. Noong una bago pa man ito naging Dominion Bus Line, dati ay isa pa itong Times Transit Transportation Company. Ang Times Transit Transportation Company ay itinatag ng mag-asawang Ronderes sa kalagitnaan ng 1960s. Ito ay mas maagang ipinamana ni Santiago Ronderes mula sa kanilang mga magulang na sina Timoteo at Estelita Ronderes. At dito nagmula ang pangalang Times Transit hango sa kombinasyon ng pangalan sa mag-asawang Ronderes, TIM. O Team para sa Timoteo at ES naman sa Estelita. Ang Shooting Star Freight Service ay pag-aari din ng pamilya Ronderes, at ito'y tumatakbo sa Ilocos Sur upang matugunan ang pangangailangan transportation pang cargo sa iba pang mga negosyante sa nasabing lugar. Ang Times Transit ay kadalasang gumagamit ng unit na International Harvester Loadstar at International Harvester S-Series buses. Mayroon din silang dalawang wrecker na ginagamit at ito'y gawa pa rin sa International Harvester Loadstar truck. Ang mga pintura sa Times Transit ay kilala na stripes o gulit na may puti, berde, at pula kasama ang pinaganda na logo ng Times Transit na inilagay sa ibabang bahagi ng bus. Ang magandang kombinasyon sa kulay na ito lalo na sa mga gawa nilang superior coach body ay under sa lisensya ng isang pagawaan ng bus ng Manila Motor Works. Sa Makatwid, ang mga gawa nilang superior coach body built ay kinikilala na isang unique, kakaiba, at walang kapantay dahil na rin siguro sa pagsunod nila sa mga plataporma sa kilala na dekalidad na pagawaan ng International Harvester. Kalaunan ay binago nila ang kanilang mga units ng mga bus na magkaroon na ng mga air-conditioned buses kasama na rin ang ibang mga hino buses nila. Pinago nila ito upang gawin na maging isa sila sa pang-apat na mga bus company na ito, ang St. Joseph Express, Dagupan Bus, at Victory Liner. Ito ang mga bus transportation na nag-ooperate sa North Luzon. Pinalitan at binago man nila ang kanilang mga unit ng bus, ngunit ang kulay at logo ay nanatili pa rin sa dating anyo. Mga kilalang rota sa Times Transit ay sa Tawag City, Ilocos Norte, to Manila, Banded Abra at Baguio. Sa mga taong 1990, ang tagapamahala na Times Transit Transportation Company ay nagkaroon ng problema sa pagitan ng kumpanya at sa mga manggagawa. Ang busot na ito hindi nasolusyonan ng management, kaya ito'y humantong sa pagsara ng kumpanya. Sa kasalukuyang taon ay nabili ng Mencorp Incorporated ang Times Transit Transportation Company, ang kanilang mga ari-arian kasama na pati ang kanilang bago air-conditioned na Hino, Mitsubishi Fuso, Mercedes-Benz buses, at dito na nabuo at naitatag ang Dominion Bus Line. Ang mga ruta at franchise ng Times Transit ay patuloy pa rin ginagamit ng Dominion Bus Line maliban lamang sa rutang Baguio dahil ito'y terminated na. Ang kanilang terminal sa Vigan ay halos kalahati na lang sa orihinal nitong sukat dahil ito'y pinaupahan na ang ibang mga spasyo, tinatayuan na ito ng isang gasoline station at isang private school. Simula May 2013, ang Virin Transit ay kasalukuyang gumamit sa dating garahe ng Times Transit na matatagpuan malapit lamang sa Mira Hills sa Vigan. Ang dating terminal ng Times Transit, refueling stop, employees dormitory, at mini garage sa Bantay, Ilocos Sur na malapit lamang sa National Highway, ay huminto sa operasyon at ito'y kasalukuyang inakupahan ng mga food establishment. Mahigit kumulang 10 taon ang nakalipas matapos mag-shutdown ang kumpanya. Ang refueling stop, garage, employees dormitory, ay dinemolish at ginamit ng isang pizza restaurant. Sa Bantay, Ilocos Sur pa rin matatagpuan ang isa pang garahe ng Times Transit. Ito'y malapit lamang sa Quirino Stadium. Hanggang ngayon ay buo pa rin itong nakatayo, pati ang mga quarters ng mga conductor at driver, dahil ito'y napangalagaan ng maayos sa kasalukuyang umaarkila nito. Ang dating mga unit ng bus ng Times Transit tulad ng Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso,
at Hino ay ginagamit pa rin ang Dominion Bus Lines ngunit ang ilan dito ay pinalitan na ng makina na isang Cummins Power Engine. Ang mga pangunahing terminal ng Dominion Bus Line ay ang mga sumusunod. Sa probinsya ay sa Vigan City, Ilocos Sur, Banged, Abra, at San Fernando, La Union. At Metro Manila naman ay sa Cubao, Quezon City, at Sampaloc, Manila. Ang Dominion Bus Line ay kasalukuyang gumamit at kumuha ng mga bagong bus galing sa mga sikat at kilalang pagawaan tulad ng Higer, Yutong, Golden Dragon, at Daewoo. Sa kasalukuyan ay mayroon silang mga bagong unit ng bus na ginagamit pang VIP class, isang champagne gold colored livery at kulay puti ang mga litre nito. Ikaw ka Kay, ano kaya ang masasabi mo tungkol sa ating video? Gusto naming malaman ang iyong kasagutan, kaya feel free to comment down below. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. At abangan ang ating susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po si Mr. K. Maraming maraming salamat po.